Wala pa ang 6:00 ng umaga, may asungot na sa kwarto ni Steph at walang iba kundi ang bago niyang boyfriend. Bago para sa kanya dahil sa bagong pakiramdam at parang kahapon lang din sila naging official na magkasintahan. Pilit siyang ginigising sa mainit nitong haplos at maalab na halik sa labi niya. Pikit matang kinapa niya ang mukha nito para itulak dahil inaantok pa siya. Nakikiliti kasi siya sa halik nito na ngayon ay gumagapang sa leeg niya. Ngayon lang naman siya makakabawi ng maayos ng tulog dahil sa pareho silang walang pasok. Dapat pala nag-lock siya ng pinto. Ang kaso, may sarili din itong susi. "Wake up, babe!" bulong ni Nate. Malapit sa tenga niya na nagbigay ng kakaibang kilabot sa kanya dahil sa mainit nitong hininga. Muling gumapang ang labi nito pabalik sa labi niya at bahagyang kinagat-kagat yun. Pinilit niyang dumilat para sawayin ang nobyo sa ginagawa sa kanya pero napamulagat siya sa nakitang ayos ng lalaki. Wala itong suot pang itaas at tanging manipis na shorts lang pang ibaba ang tanging nakatakip dito at bakat na bakat ang malaki nitong harapan. "Pwede ba huwag kang bastos?" sigaw niya na nagtakip ng dalawang mata matapos bumangon at lumayo ng bahagya sa kanya. Nag-iinit ang magkabilang pisngi niya. "Bastos?" Kunot noon ang lalaki na bahagya pang lumapit sa kanya at mahigpit siyang niyakap mula sa likuran niya. "Hindi naman ako nakahubad ah. Nag-gym ako kaya ganito ang suot ko." Pilit siya nitong iniharap at tinanggal ang dalawang kamay na nakatakip sa mata niya. Sumalubong ang mapanudyo nitong ngiti matapos tanggalin ang kamay niya. Iniwasan niyang mapatingin sa ibabang parte ng katawan nito dahil nakaharap ito sa kanya. Kaya nagmamadali siyang nagtalukbong ng kumot. Hindi niya talaga matagalan ang ayos nito. "Matutulog pa ako, umalis ka dito." Pagtataboy niya sa lalaki kahit nang totoo gising na gising ang diwa niya. Pati ata dugo niya gising na rin. "Edi, matulog tayong dalawa." Anitong pumasok sa loob ng kumot at niyakap siya ng mahigpit. "Ayaw ko ngang nandito ka." Tulak niya sa lalaki na hindi naman ito natinag dahil pinuluputan siya nito na parang sawa. Natigilan na lang siya napapatitig sa mukha ng makulit na lalaki dahil hindi naman niya kayang makawala dito. Lalo pa siyang nanghihina sa pagkakadikit ng katawan nila. Nanonood sa kalamnan niya ang init mula sa katawan ni Nate at nagliliyab siya. Natigilan din itong sinalubong ang titig niya. Nakipagpalitan pa ng ngiti sa kanya. "I love you." Masuyong bulong sa kanya ng lalaki. Umangat ang kamay nito upang haplusin ang pisngi niya. Hindi pa ito nakontento na mas lalong lumapit sa kanya. "I love you too," tugon niya habang kinikilig. Pinugpog siya nito ng halik sa pisngi. "Alam mo bang ang saya-saya ko simula pa kahapon? Ngayon ko lang naramdaman to, Steph. Magpakasal na tayo." Masuyong sabi nitong hinawakan siya sa kamay sa kahinalikan. Napaisip siya ng isasagot. Di kaya masyadong nagmamadali si Nate para sa kasal nila? Kahapon lang naman naging official na sila. Kasal agad? Di ba pwedeng umabot muna sila ng kahit ilang taon bago kasal? Di kaya kahit buwan man lang? "Masyado pang maaga, Nate. Saka na." Tugon niya. Pilit umiwas. Mas gusto pa niya itong kilalanin. Gusto pa niyang ma-enjoy ang pagiging boyfriend nito sa kanya. "Di ka pa ba sigurado sa akin?" Masungit itong tanong na uminit na naman yata ang ulo. Bahagya itong lumayo sa kanya. "Hindi naman sa ganon. Sige, pag-iisipan ko. Pwede bukas ko na sagutin?" Paglalambing niya. Ayaw naman niya itong magtampo sa kanya. Para naman itong Leon akong magalit. "Oo lang ang gusto kong isasagot mo. Maliban doon, wala na. Kaya para ano pa kung maghihintay ako ng bukas?" Masungit nitong tugon sa sinabi niya. Mukhang di tumalab ang paglalambing niya. "Sinasabi mo bang sa relasyong to, ikaw lang ang laging nasusunod?" Uminit na rin ang ulo niya. Pag nagkataon, wala silang mapagkakasunduan. Naiinis niya itong sinulyapan at lumayo na rin dito. Bumuntong hininga muna ang lalaki habang tinitigan siya. "Ayaw ko lang naman maagaw ka pa ng iba. Naniniguro lang ako, Steph. Ngayon lang ako nagmahal ng ganito." Mabait nitong sabi sa kanya. "Hindi naman ako mawawala sa'yo. Lagi nga tayong magkasama at promise, Nate, ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay, promise." Itinaas pa niya ang isang palad na parang nanunumpa. Pagkatapos ng sinabi niya ay bati na ulit sila, niyakap siya nito. "Maligo ka na, may pupuntahan tayo." Anito sa malambing na tono. Malamig na rin ang ulo nito dahil nagawa pa siyang ngitian na bago lumabas ng pintuan. Ano naman kaya ang kalukuhang pumapasok sa utak nito? Bigla-bigla na lang magbabago ang mood nito simula sa pagiging mainitin ang ulo hanggang sa pagiging mabait.
ang hirap nitong pakisamahan. Pero kahit ganun, mahal niya pa rin ang lalaki. Sa huli ay nagdesisyon na rin siyang pumasok sa banyo para maligo. Mahirap na't baka pasukin pa siya nito uli. Saan naman kaya sila pupunta? Pagkatapos magbihis ay lumabas na siya ng kwarto. Saktong palabas na rin ito ng sariling kwarto. Are you ready? Nakangiting tanong na sinalubong siya ng yakap at halik sa lips. Ready? Ngiti niyang tugon kahit wala naman siyang idea kung saan sila pupunta. Let's go, may naiinggit sa atin dito. Ngiti ng nobyo niya nang inginuso si Belen na nooy paakyat ng hagdan habang nakaawang ng bahagya ang mga labi at nakatingin sa kanila. Mabilis siyang napabitiw sa pagkakayakap sa lalaki, saka mabilis na nagpatiw na pababa. Mukhang nabuko siya ni Belen. Wala nga pala sila sa kwarto at hindi lang pala silang dalawa ang nakatira sa bahay. Bumunot ng pera si Nate mula sa wallet at saka nilagay sa kamay ni Belen. Mag-day off kayong tatlo. Manood ng sine, kumain sa labas at mag-enjoy. Utos nito sa babae bago nagtuloy sa baba na inakbayan siya. Pagdating sa labas, inalalayan siya nito pasakay ng kotse matapos pagbuksan ng pinto. Kinintalan pa ng binata si Steph ng halik sa pisngi bago tuluyang makasakay ang babae. Kaya kitang-kita iyon ni Miguel na nakapwesto di kalayuan sa bahay nila. Ilang araw na itong nagmamanman sa bahay ng lalaki. Hindi siya nagkamali, hawak nito si Steph. Matapos niyang malaman na hindi umuwi sa aklan ng pamangkin, ay binalikan niya ito sa dating apartment na tinitirahan nilang dalawa dahil labis siyang nag-alala para sa kaligtasan nito, lalo na at nalaman niyang ipinahunting siya ni Nate. Kilala niya ang lalaki at natakot siyang ipapatay nito, kaya nag-disguise siyang isang matanda. Hindi siya nagkamaling si Steph ang binueltahan nito. Ngayon niya na siguro matapos masaksihan ang lahat. Pero hindi siya papayag na si Steph ang gantihan nito. Kailangang makahanap siya ng paraana para mapaghiwalay niya ang dalawa. Alam niyang ganid si Nate ang pagdating sa babae at wala itong siniseryoso. At kaya ito lumapit sa pamangkin niya para singilin sa perang kinuha niya. Delikado si Steph sa kamay nito. Wala itong kaalam-alam sa plano ng lalaki. Tiyak sisirain nito ang buhay ng pamangkin niya at hindi niya yun mapapayagan. Ilang sandali niyang denial ang number ni Steph. Nag-ring yun at kaya alam niyang kapag may pagkakataon, ito mismo ang tatawag sa kanya. Kakausapin niya ito at hindi niya kailangang magpakilala. Siya ang maglalayo sa pamangkin niya dahil masasaktan lamang ito kay Nate. Sa nakikita niya, mukhang nahulog na ng husto ang loob ng pamangkin sa lalaki. Na alam naman niyang plano iyon ni Nate. Kailangan niya ng magmadali, kundi baka mahuli pa ang lahat. Kailangang mag-isip siya ng plano. Hindi niya hahayaang masayang ang pagsasakripisyo niya para sa pangalawang buhay ng pamangkin.